Hello, magandang umaga mga Caps, at in today's video, i-review na natin yung B312939 na Globe at Home Prepaid Wi-Fi. Eto na siya mga Caps. So pasensya, medyo natagal lang kasi talagang napaka-busy natin mga Caps. So ito na yun. Actually, hindi ko pa siya masyadong kabisadong gamitin dahil first time natin to. Kasi yung ginagamit natin talaga is yung ZLT na model P25. So buksan na natin to. Huwag na natin patagalin. In 3, 2, 1. So ito na mga Caps yung model, ano? Ito, bagong-bago pa to. Model niya ay B312939. Ayun, 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 mga Caps. Model niya. Tapos, yung ZLT S10G kasi may dalawa siyang antena. So, ito, wala na siyang antena. No? Para siyang, ano kasi, Huawei model siya, mga Caps. Buksan na natin siya. Tagal ko na dapat ini-review ito mga Caps eh, kaso sobrang busy nga natin. So habang binubuksan natin, shout out sa lahat ng ating mga viewers. Shout out kay Sir Jake Siringan. Sa shout out din sa dun sa mga sa tropang G na mamumundok. Yan. Pagka mga usapang bundok, sila ang talagang maasahan mo. Napaka-exciting ng kanilang adventures sa Taiwan yon mga Caps, kasi dati tayong OFW. Ayan. So ayan, bagong-bago siya mga Caps. Shoutout sa lahat ng nasa Taiwan. Kamusta na kayo dyan? So disregard muna natin yung mga yan. Ito ang kunin natin. So ito yung itsura niya, no? Meron siyang stand dito sa likod para mas madali siyang tumayo. Ayan. Ganyan siya. Tapos, maka yung iba nagtataka pag bumili sila, naku sir, wala tong SIM. Yung SIM kasi nito mga Caps ay nakakabit na dito sa modem. Ayan siya. Dito naman ang kabitan niya. So, kung halimbawa magkaroon ng problema yung modem, hindi gumana, etc. etc. Huwag nyo munang tatanggalin itong seal na to kasi warranty yon, para kung sakali magkaroon ng problema ay pwede nating ibalik. So nandito sa likod yung details ng modem, ano? Ayan siya, makikita nyo, Huawei. Tapos andito yung model niya, Wi-Fi name, Wi-Fi password, yung IP address, username at password doon sa Google Globe dashboard. So ayan. So dito sa loob, meron kasi nagtatanong ano daw bang magandang modem na bibili nila. So nagpaplano pa lang sila bumili. Tinatanong nila kung ano magandang model. Kasi depende to talaga sa location mga Caps eh. So hindi natin din masabi, pero nagsasabi, maraming nagsasabi na yung Globe Home Prepaid model na ZLT S10G maganda daw siya. Yung iba naman sinasabi mas malakas pa rin daw yung Huawei na modem. So ito yung power adapter niya mga Caps, 12 volts gaya ng mga nakaraan. So lagi naman 12 volts. So yung iba tinatanong kung ano daw ba itong poly dilaw na ito, saan daw ba ginagamit. Yung iba kasi hindi nila kabisado. Yung iba mga bago lang gumamit ng ganitong wifi. Hindi naman tayo lahat nakakaalam ng mga ganitong Wi-Fi. So, para lang alam nung iba, ito po ay Ethernet cable. So, isinasaksak ito dun sa laptop or kaya din sa di naman kaya ay sa desktop. Para direct siya na isasaksak dito. So, ayan siya. Ayan. Tapos, isasaksak nyo naman yung kabilang dulo dun sa laptop or desktop nyo. Pero, ako hindi ko na ginagamit ito mga Caps dahil ginagamit sa wireless na tayo, sa wifi na tayo, dumadirect ng connection. Kung
kung yung desktop nyo ay walang wifi, pero ngayon kasi may nabibili na parang USB type na wifi transmitter para makapag-connect din yung desktop computer nyo. So ito ay nagkakahalaga ng 1,000 mga kaps. Makakabili kayo nito sa Shopee, makakabili rin kayo sa Lazada, makakabili rin kayo dun sa mga agents, mga naglo-load sa tindahan at sa Globe Store mismo. Pero nung minsan kasi nagtanong tayo dun sa Globe Store, i-check muna nila yung location mo kung merong facility nung signal, ganun. So hindi nila ibibigay kapag wala silang facility dun sa area nyo. So ayan, ano pa ba yung laman nito? So yun lang mga kaps, plug and play, napakadali kasi nito mga kaps. Eto, saksak na natin to. So may kahabaan itong power adapter nyo mga kaps. I think nasa ano siya, halos isang dipa ang haba niya. So saksak natin mga kaps. So first thing, kailangan nating i-redeem yung kanyang free 10GB na nakalagay dito sa kanyang box. So napakadali lang i-redeem mga kaps nung kanyang free 10GB. So ayan, una muna iilaw itong wifi signal niya. Dapat umilaw muna to. So ayan, medyo matagal. Dapat kasi umilaw muna itong wifi indicator niya. Tapos dito sa taas, meron siyang, ayan, umilaw na mga kaps. Medyo matagal lang. Meron siya ditong power button. Tapos ito yung WPS niya. Tapos sa ilalim, yun nga yung lakabitan ng SIM. So yun lang siya, plug and play. Tapos sa likod, kung gusto niyo siyang kabitan ng MIMO antenna, meron siya dito sa likod. So ito yung number nung SIM, nakalagay na sa likod. Ayan, ito yung kabitan ng outdoor antenna. So ang tip lang naman mga kaps, kapag mahina yung signal, which is katulad nito, nagbe-blink yung kanyang wifi. Ayun, ayun siya, nagkaroon siya ng isang bar na signal, which is kaiba dun sa ZLTP25 na modem. Dito at least nagkakaroon siya ng isa dito sa loob. I-try natin siyang lagyan ng outdoor antenna. So ito yung gamit ko, ikakabit muna natin siya. Nga pala, itong aking ZLTP25, binilang ko siya mga kaps ng splitter. Ito yung SMA connector para yung dalawang cable ng outdoor antenna is makikakabit natin. Dalawang female tsaka isang male. O tama, dalawang female tapos ito yung pinaka male niya. So tanggalin muna natin, ikabit muna natin dito sa modem natin na Huawei. Ayan. So kung tatanungin nyo, meron ba tayong babaguhin na, ayan, meron siyang isang signal. May babaguhin ba tayo sa settings ng B312939 na modem kapag lalagyan natin siya ng outdoor antenna? So hindi na mga kaps, ito ay direct na. Hindi katulad nung B310AS9938, kailangan pa siyang i-select dun sa loob ng IP address sa configuration niya para mabago yung kung outdoor ba o indoor yung built-in antenna niya. So yan, kanina isa yung signal niya tapos nawawala-wala pa. Ngayon tingnan natin kapag nakakabit na itong outdoor antenna. Oh no. So ayan, wala pa. Nagkaroon ng isa. Try natin i-restart.
Ayan. Ayan yung sa indicator niya, kanina isa lang. Nung kinapitan natin siya ng outer antenna, nagkaroon siya ng dalawang signal, which is maganda na yan, mga Caps. So ipapakita ko rin sa inyo, i-redeem muna natin yung free 10GB niya. Tapos magra-run tayo ng speed test para makita natin kung malakas ba ang Huawei B312939 na Globe at Home prepaid Wi-Fi modem. So yan, hindi na masama yan. Katulad lang din yan ng ZLTP25 na nilagyan natin ng outdoor antenna. So yun. Kung iba kasi sasabihin, medyo napapamahal yata. Kasi bumili ka na ng modem. Ayan, nagtatatlo siya, mga Caps. So maganda talaga yung magkaroon tayo ng outdoor antenna. Pero kung halimbawa wala kayong outdoor antenna, okay din naman to, yung B312939 na modem, kasi kaya niyang sumagap even indoor. Medyo kung halimbawa medyo kulub yung bahay nyo, ilalabas nyo lang siya ng bahagya sa mga bintana, ganyan, malapit sa pinto o kaya sa terrace, mas maganda. So yan, napuno na yung bar ng signal, mga Caps. Maganda na yan kasi yung outdoor antenna, it will cost you for about 1,300 pataas, depende sa pagbibilan nyo. Ngayon, kung bibili kayo sa Globe Store ng outdoor antenna, may kamahalan kasi yun na, Globe Store. Yung iba kasi na binebenta na 1,300 to 1,500 pesos, kung na yun, second hand. Gaya nung nabili ko na 1,300, kung lang yun, second hand, pero okay naman, working, good working condition naman siya. So yun, mga Caps, i-redeem natin yung free 10GB niya. So pwede nyo rin itong gawin sa cellphone kung wala kayong laptop. Mas preferred ko lang kasing gamitin yung laptop kasi mas malaki yung wide yung screen. Tapos makikita nyo mabuti yung kung paano gawin, yung pag-redeem. So yan, kailangan kunin muna natin yung Wi-Fi password. Connect tayo sa Wi-Fi bago tayo makapunta ron sa IP address, para ma-redeem natin yung free 10GB. So yan, mga Caps, una natin gagawin ay i-connect natin sa Wi-Fi. So ito yon, Globe at Home 8FBB5. So kunin mo natin yung Wi-Fi password. Medyo mahaba nga lang ito, mga Caps. So lahat ay capitalized. E20 5G 5DG 5DG, GRJQ Q2. Check, double check natin. Tingnan natin. So yun, mga Caps, so dalawa yung signal bar. Yan, connected na tayo, mga Caps. So pwedeng-pwede nyo siyang gamitin, or pwedeng-pwedeng nyo siyang i-redeem using your own mobile phone. So parehas lang din, ano. So dito tayo sa Google Chrome. Type lang natin yung IP address. So lahat ng modem ay 192.168.254.254. Enter nyo. Lalabas ngayon yung Globe dashboard. So medyo may kaibahan to dun sa ZLTP25, ZLTS10G. Ayan, medyo kakaiba yung kanyang dashboard. So ayan, welcome to mobile broadband. So i-enter nyo lang dito yung username at password na nakalagay dito sa baba ng IP address.
Ayan kasi yung IP address niya, 192.168.254.254, at yung username niya is small letters na user lang. User. And then sa password, lahat ng modem ang ginagamit ay at L03E1TT. Pupwede din siyang palitan later at L03E1TT. At L03E1TT. Madalas problema yung paglalagin, mga paps. So yan, basta magawa niyo lang maayos ay papasok naman siya. So yan, na tinatanong kanya kung papalitan mo ba. Ayan. So same as Wi-Fi password na tayo, and then click finish. Ayan. So mamaya So dito pwede niyo i-disable yung mobile data, turn off yung internet connection. So right now nakatatlo yung signal natin, signal strength. So 4G ang naka-connect na device ay isa. Tapos dito sa taas, yung Wi-Fi basic settings, pwede siyang palitan dito yung Wi-Fi name at yung Wi-Fi password. Sa devices naman, basic details. Sa tools naman, dito makikita yung SMS. At yung sa advance, yung iba pang mga configuration, gaya ng system. At yung pag-change nyo ng bandwidth, kung ano merong available. So naka-auto, which is default. Yung maximum access number, ito yung maximum na pwedeng mag-connect sa Wi-Fi. Pwede siyang i-minimize, kung halimbawa hanggang 5 lang, para hindi masyadong magiging congested or masyadong bumagal yung connection nyo. Kapag kasi medyo madami naka-connect, bumabagal. At the same time, yung consumption nyo ng data na inilo-load, medyo mabilis. Medyo iba lang siya dun sa ZLTE modem, ano. Dito tayo sa tools. I-redeem na natin, mga caps, muna yung ano. So, ayan. Dito tayo sa plus sign na yan. Enter natin yung 8080. Tapos baba lang. Enter nyo dito yung text na free 10GB. Madali lang ito, mga caps. So, once na ma-send nyo, mag-message din ang Globe ng confirmation. So ayan, you have now your free 10GB download at etc. So mas maganda, mga kaps, i-access nyo yung IP address rather than yung mag-download kayo ng application, which is okay din naman para mamomonitor nyo yung remaining data kapag naglo-load kayo ng HomeSERP 199, HomeSERP 599, 999, 1499, etc. or di naman kaya yung promo nila na HomeWatch. So pwede nyo rin siya palitan ng SIM. Pwedeng maging Globe lang din para maloloadan nyo yung regular SIM ng cellphone, para maloloadan nyo ng GoSak daw. So mga nagtitipid lang, ano. So yung HomeSERP 199, ibinalik na ng Globe yung data allocation, which is 15GB valid for 7 days at 1GB na pang watch, learn, and earn. So yon, naging 22GB na lang. Hindi kasi dati 23GB yung data access, yung open access niya, tsaka may 1GB daily na nagre-refresh para sa YouTube. So 30GB yung allocation nila for 1 week. So yun, hindi naman nauubos yun. Karaniwan natitira ko mga nasa 12GB or 8GB. Tapos ibinilik nila ulit sa 15GB nga. So yun, sakto lang. Pero kapag medyo marami ang nakakonect, medyo mabilis maubos siya yung data niya. So yan, mag-check tayo ng speed test tayo. So may mga nagsasabi yung speed test ng Google is hindi accurate. So try muna natin. Ayan, 3 point something. So may gamit siyang antenna, mga caps. So later itatesting natin kung malakas ba siya sa
kapag wala siyang outdoor antenna. Medyo ilalabas niyo lang kasi para makasagap siya ng mas single, kasi baka hindi nabablock siya ng mga walls, ganun. So mahina. So testing natin dito sa OOKLA or OOKLA na speed test. So makikita natin kasi dito mayroong ping, o yung millisecond. Yung the lower the ping, mas maganda kasi mas mabilis yung bato ng ano, ng data kumbaga. So ang ping niya is 24. So maganda na yon, mga caps. Kasi kapag halimbawa yung ping niyo is umabot ng 100, 500, 1000, mabagal na yun talaga. So may mga other options pa na mga DIY. Marami tayong mapapanood sa YouTube na ganun, na pwede pang palakasin yung internet. Pwede rin siyang i-open line gamitan ng ibang SIM, pero mas maganda siguro i-stick nyo na lang sa globe. At depende pa rin sa inyo, nasa sa inyo naman kung gusto nyo gamitan ng ibang SIM, diba? It's up to you. So yan, mag-test tayong mag manood ng YouTube. So yan, nakikita nyo naman yung pag-play ng YouTube. So wala siyang lag, mga kaps, sa pagdating sa YouTube. Okay na okay. Okay. Tapos punta tayo naman sa Facebook kung okay din. So ilang madalas natin gamitin? Facebook, YouTube, at yung iba sa gaming. So yan, okay naman. So yan, nakikita yung mga pictures. Masakit ipan kanina, ginagawa lang. Ngayon, ano, ilipat natin ng location. So sa location lang talaga. Ayan, may dalawa siyang signal dito. So wala siyang, wala tayong kinabit na outdoor antenna, pero may dalawa siyang signal. So mas maganda malapit sa mga pintuan, gintana, ganun, para ayan, paiba-iba. Yung kanina kasing ginamit natin siya, meron siyang outdoor antenna. So testing natin yun. Ano po ba yung maganda? Ayun po na, forget mo muna. Ayan, 34 ms. Tapos yung forget pa. Oh, forget mo muna. Ah, ayoko. So yung download niya is ano siya? Yung ginagamit na sa video calling. Ayan, connect na. So yun, masasabi ko dito sa modem na B3-939, mahina siya sa loob, pero pag inilabas mo siya, magkakaroon siya ng
signal. Unlike dun sa ZLT-S10G na kahit wala siyang signal dito, ay nagkakaroon siya ng connection. May mga selection pa kasi silang ginagawa dito para makapag-change ng band. So, sa mga susunod nating videos mga kaps, ay ituturo ko sa inyo kung paano pa natin mapapalakas yung B312-939 na modem ng Huawei. So, hanggang dyan mga kaps. At don't forget to subscribe, hit the bell notification para updated kayo sa mga bago nating uploads. At i-like nyo na rin ang video na ito. At comment down below yung mga katanungan nyo. At sasagutin natin yan hanggang sa abot ng ating makakaya. So thank you so much and Godspeed.